So hello, guys, sa inyo. At ito ay si ADF Adiplex. Ay, bakit ko sinalan yung ano? Naligyan natin ng music. Pawa naman kayo eh. Laki yung music. So ngayon, titignan natin kung paano nyo magagamit yung OBS Studio sa Zoom conferencing app. So, bago tayo magsimula, ay naway kayo ay mag-subscribe sa akin channel. At yun din, click nyo na rin yung notification bell, like nyo yung video, and share nyo na rin to sa inyong mga Zoom friends ninyo. At kita na rin tayo sa ating stream, sa ating mga ibang mga videos. So, ngayon, para magamit nyo yung paraan na to, may kailangan pa rin tayong i-download. Yung OBS Studio, kung kayo man ay Windows, Mac OS, or Linux, install nyo siya. Tapos, ganyan din, meron din yung Zoom. Meron tong client na application. At ganyan din, kung hindi naman kayo ayaw nyo na gano'n, meron din naman tong web support, no, para maka-join kayo sa web. At syempre may dalawa pa tayo kailangang install. Yung isa is yung VP, virtual audio cable. So type nyo lang yan, virtual audio cable, tapos pindutin nyo yung VP audio virtual apps at install nyo kung saan kayo yung OS nyo, Mac or Windows. Tapos munod, install nyo audio monitor OBS. Yun yung plugin niya. So, audio monitor OBS. Search niyan. Tapos, audio monitor. Tapos, download mo. Yan. Download mo kung saan yung OS mo. Kung Mac OS ba or Windows. Sorry kung walang Linux. Ngayon, ano na ang gagamitin, no? So, kung bakit natin kailangan gamitin ito, meron kasi tayong paraan dati na NDI dun sa OBS Studio 27. Pero dahil may compatibility issue yung OBS NDI sa ngayon, kasi in progress pa yung gawa niya, no, ay gagamit muna tayo ng ibang paraan. No? Pero kung gusto nyo or gumagamit pa na kayo ng 27, makiklik nyo yung video sa taas para sa tutorial kung paano gagamitin yung OBS NDI para sa Zoom meeting conference. So, paano na nga ba gagamitin yung OBS? OBS lang para sa Zoom. Paano lalabas yung output niya? Video ka-output? At paano lalabas din yung audio output? So, kapag newly downloaded yung or installed yung inyong OBS, ganito yung makikita nyo. Meron kayong makikita na auto configuration wizard. Siyempre, gagamitin nyo lang ito sa video conferencing nyo, ay pindutin nyo, I will only be using the virtual camera. So next, then apply nyo yung settings. So pagka-apply nyo na settings, wala na kayong babaguhin pa dun. Pero yung mga scenes, yun yung mga ginawa ko na dati pa, no? Para for the sake of this video, no? Pero sa una niyan, isa lang yung makikita yung scene, no? Pero yan, ginawa ko lang na ganyan, may distinction, no? Para mas malinis yung tignan. Meron kayong audio mic, video, camera, or live. Pwede nyo pa nga yan dagdagan, eh. Pero, tsaka na yun. So, dito naman na tayo sa sources. Ano ba yung nalagay natin na sources dyan? Yung mic, no? Siyempre, yung mga mic. Pero, kailangan din natin mag-open muna ng Zoom. Yan. So, nag-open tayo ng Zoom. Ito yung ating Zoom natin. Naka-join na tayo sa meeting. May dalawang participants. Ako yun at saka yung ako yun. So, para makuha mo yung video, piliin mo. Tagal naman mag-operate ng ano ko. Open mo yung ano. Dali.
Yan, punta ka muna sa audio. Wala ka nga pa pala tayong video. Yan. So, punta tayo din sa video. Kunyari, andyan yung mga presentation nyo. Yan. Gusto nyo lang i-capture yung display nyo, yung isa nyong monitor, no? Ano ang gagawin nyo? Ito. Yun. Nasa Zoom na tayo. Yan. Open mo yung ano settings. Piliin mo lagi OBS virtual camera. Kasi dyan lalabas yung inyong mga camera. So yan, nakikita mo na yung output natin galing sa OBS mo. So kapag naka-stop yun, yan lang makikita mo yung logo ng OBS. Pero kapag in-start mo, makikita mo na kung ano yung lumalabas sa OBS. So start mo yung video. Dali, operator. Tagal naman ng operator. Yung start video. Doon. Para makita nila. Ba't niro-rotate mo pa? Start mo na yung video. Ang tagal. Ayan na, ini-start niya na, diba? Nagka-effects na siya. So, nakita nyo, na, ganyan yung makikita ng inyong mga participants sa inyong video. Diba napakadali lang sa video? Sa mic, pipiliin nyo yung cable output para sa microphone. Yung sa speaker, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay. Hindi, kung saan gusto nyo pakinggan. Yan. So, yun yung dinownload nyo kanina. At in-install yung virtual cable output, no? So, paano natin i-setup yun sa OBS para marinig kayo ng inyong mga tagapakinig? So, punta tayo sa OBS. Punta ka sa audio mic. Yan! Tapos yung source mo, audio input capture. Lahat ng mga USB mic nyo, makikita niyan. So, lagyan natin pangalan, microphone, para tanging ganda. So, syempre, huwag nyo piliin yung capture, ano. Kung ano yung mic na ginagamit nyo. Yun yung pipiliin nyo. No? Tapos, hindi pa kayo maririnig nyan nung inyong mga tagapakinig sa inyong Zoom. May gagawin pa tayo. Kaya tayo nag-install ng audio monitor plugin para marinig kayo. I-add mo yung filters. Add mo, bilis. Ah, galing naman oh. Audio monitor yan. Galing niya, bilis mo ah. Tapos yung device, piliin nyo yung cable input. BP audio virtual cable. Tapos, binago mo pa yung ano. Ba yan? Binago pa. Sige na nga. Gusto niyang baguhin eh. So, wala na kayong gagawin doon. Yung audio monitoring nung OBS. Mas maganda kasi yung audio monitor parang kung ano lang yung talagang gusto nyong ipalabas. So, alam mo. Yun lang ilalabas. No? So, nakikita nyo na, no? Nung in-unmute ko, ay hindi pa. Hindi pa natin na-unmute, no? Nakikita natin, may inputted na siya, no? At kapag tinanggal natin, hindi natin ginawa, iniba natin yung device, o kaya inalis mo yung filter, yan. Wala na tayong input level, no? So, ibig sabihin, wala na, di siya nag-i-input sa Zoom niyo. So, kapag binalik natin yung audio monitor, cable input, yan, nagkakaroon siya ulit ng input. Yan. So, kapag nagsalita na tayo sa mic, sa ano, naririnig na kayo ng inyong mga participants, no? Kaya tumataas-taas yung green, no? Tapos, parang may nakalimutan nata tayo dyan. Pero mamaya, balikan natin siya. So, kapag gusto nyo lagyan ng filters, kaya maganda tong OBS kasi may mga preempted filters na siya. Compressor, gain. So, lahat ng inyong mga effects, mga filters na iba, lagay nyo lagi sa taas. Sa taas bago mag-audio monitor. Para sa ganun, i-filter niya muna bago niya ibigay dun sa audio monitor niya na devices. So, alisin na natin yan.
huwag natin pabingihin yung ating mga manonood, mga participants natin. So close muna natin yan. Pero may nakalimutan talaga akong gawin dyan. Ewan ko kasi, ang bilis kasi na ito nag-ooperate natin eh. So ngayon, para maging ganado tayo, ayan, ganyan yung ano, video. So paghiwalay natin yung video, yung mic, at saka yung camera nyo. Gawa tayo ng ibang scene. No? So yan yung videos nyo, yan dyan yung mga camera nyo, ayun yung mga display nyo. So kunyari may video presentation kayo. Pwede kayong pumili ng dalawa, media source or VLC video source. Yung VLC video source, makikita nyo lang yan kapag may downloaded kayong VLC player. No? So ngayon, gamitin lang muna natin yung media source kasi siya yung defaulted source sa OBS. So pili tayo ng source natin, ng media natin. Kunyari, ito yung trophy na nag-platinum tayo sa ano, Subnautica. So para ma-full screen siya, kinontrol F ko yan. Yan, para mabilis. Kinontrol F tong operator. So punta tayo sa camera. Huwag natin nagyanan muna. Ayaw ko magpakita. So videos, makikita nyo lang ako sa stream. So videos, yan. So yan na yung mga inyo. Para mag-output yung parehas yung audio mic at saka yung mga videos nyo. No? So kung kunyari nagsasalita kayo habang meron kayong video presentation o kaya presentation or something. Saan ka pupunta? Ah, ayan. Kasi kapag andyan ka lang, walang ano, yung media lang. Yung media source lang ang meron. Ah, yan na. Nakita ko ni kung ano yung mali ko. Ayan na. Ilalagay na natin yung ating pagkakamali. Filters. Nagkamali pa. Ah, wala. Oo nga pala. Wala pang ano, wala pang audio nga din pala yung ano, yung media nyo. Kasi kailangan nyo rin siya lagyan ng audio monitor. So, yun. Tapos, kailangan nyo siyang, yan, tapos, kailangan yung mute nyo, lagi yung link to the deactivate from the main view. Sabihin yan, basta kapag wala yung scene mo na audio mic, or yung microphone na sources mo, sa scene, di siya active, no? Nakamute siya. So, balik tayo sa Zoom. Yan, zoom tayo. Ooh. Ay, wala. Ay, naka-default pa kasi. So, lagi nyong tatandaan cable input para marinig din ng mga participants nyo. Pero, kayo, wala kayo naririnig. So, paano gagawin nyo dun? Ang gagawin nyo dun, ay maglagay kayo din ulit ng audio monitor para marinig nyo siya. Yeah. Para marinig nyo siya, audio monitor. Yan, audio monitor. Tapos pamili ka lang doon kung saan yung gusto. Ah, kung anong devices, kung audio devices nyo gusto siyang marinig. So yan, narinig nyo na siya sa inyong, kunyari, speakers. At ganyan din sa Zoom. Yan. Kaya nakita nyo, nagkukulay-kulay green siya. So, stop muna natin yan. Punta tayo sa live, no? Para ilagay na rin natin yung mic at yung video presentation nyo. So, kunin nyo yung scene. Punta kayo sa live. Tapos, sources. Sources mo, boy. Yan. Tapos, scene. Tapos, audio and mic. So, yan. Nakikita nyo, nagkaroon yung microphone. So, lahat ng mga sources doon sa scene na yun, matitake over din sa live scene. Sources sa audio and mic. Mapupunta sa live. So, scene ulit tayo. Tapos punta tayo sa videos.
So lahat ng mga active sources dun sa videos, yan, active din sa live scene. So ngayon, para kunyari mapalitan nyo yan, mag studio mode kayo, tapos display output yan, automatic palit agad yan. Para kunyari kapag tapos na kayo sa videos nyo, video presentation nyo, kunyari magpa-powerpoint kayo. Okay, ulit. So, kunyari, para mapahiwalay nyo naman yung camera, punta naman kayo sa live camera, tapos, at, hindi, scene, shader naman yung pinili nyo. Yan, audio and mic, tapos, yung camera nyo. Yan, camera, wag live. Takot tayo dun. Yan. So walang lalabas dun sa live camera kasi wala naman tayo nilagay na video output. Video input pala. Ayan. So kapag in-start, stop natin yung video. Ayan. Stop mo yung video. So, ganun pala gamitin. Ganun yung gamit kapag di mo gagamitin yung NDI, no? Plug-in, no? Kapag OBS lang at Zoom para sa iyong Zoom video conferencing. So, sana i-like nyo yung video na to. Share nyo na rin sa inyong friends. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At click nyo na rin yung notification bell. And... see you guys on the next show. Bye-bye.